Tonight, we are going to witness the most anticipated match in the history. Ladies and gentlemen, Bullet Boxing and MMA. Let's get ready to rumble! Mayagi matang dugo ang lahi ng mga Pinoy. Bandilay aangat sa laban ng tuloy-tuloy. Humunoy magdaraan ang pilit na hinahakbang. Sa daming patibong ito'y hindi naging hadlang. Kapag nasusugatan, mas lalong tumatapang. So yan mga boss, kakatapos ko lang mag-stair masters again. So, medyo talagang ano na tayo, palubog na yung pisngin natin. Huling oras natin para mag-cut ng weight. Kakatapos ko lang na 40 minutes ng stair masters. So ito yung sauna suit, actually kakabot ko lang. So ayan, digit yan. So literal ngayon, pasok na lang ako ng 5 to 10 minutes ng sauna. Kasi nag-check ako ng weight after kung kumbarin yung sauna suit. Empty stomach pa tayo until now. Alauna na rito, ito ng hapon. So ang timbang ko is 76.8. So try ko lang ibaba ng mas mababa pa para sigurado. At least 5 to 10 minutes ako ng sauna. Then okay na nun, uwi na, pahinga na, kain ng konti. Tapos hintayin na lang ng weigh-in later. Hindi na muna tayo mag-jacuzzi tsaka swimming pool. Doon muna tayo. Yan, dyan sa sauna. So tara, sama ko muna kayo saglit. So ayan mga boss, kung sino man sa inyo hindi pa nakakapasok sa loob ng sauna, ito yung itsura ng sauna. So ayan, meron tayong tinatawag dito na, ako, parang volcanic stone yata yan eh. So ayan. Tapos yung mga upuan dyan, syempre, puro kahoy yan. Ayan. So dito ako for the next 10 minutes. For the next 10 minutes siguro okay na nun kasi talagang maglalaban na naman ako niya kasi talagang sagad na yung pause ko kayo na rin sa Stair Masters eh. Talagang tagaktak, pagtubad ko nung sauna suit, parang kalating timba yata yung pawis eh. So ayan mga boss. So ayan mga boss, share ko lang sa inyo. Ito yung mga klaseng sacrifices o mga hirap na pinagdadaanan ng mga atleta, especially ng mga combat sport athlete na mayroong tinatarget na weight category. So kagaya ko, 85 kilogram ako nakaregister and then kinailangan kong bumaba ng 77. Very short notice yun. So almost 4 days lang yon, kinat natin yan. So awa naman ang Diyos na cut natin. So iyan ang pinakamahirap at pinaka-crucial. So wag niyong gagawin yan na walang professional na nag-a-advise sa inyo or tumitingin sa inyo. Kasi weight cutting napakahirap sa lahat niyan, syempre. At pumapasok dyan yung dehydration. So dapat meron kayong professional advisor na nag-a-gabay sa inyo para hindi malagay at risk ang inyong kalusugan. So ayan mga boss, dito muna ako niyan. At babalikan ko kayo mamaya, syempre. After nito, isasama ko kayo doon sa weigh-in. Yan, makikita nyo ang mga mandirigma nandun kasi talagang puro mandirigma nandun. Legit yan mga boss. Talagang puro mandirigma ang mga nandun. Talagang puro palaban yan, puro talagang nakakondisyon yan dahil nakita ko mismo sa mga mata ko. Dahil binibisita ko mga gym dito, lahat ng mixed martial arts gym. Kaya talagang mabibigyan tayo ng napakagandang laban. At hindi naman natin sila ipapaya. Talagang ibibigay din natin yung ating 110% para maipakita natin sa kanila na ang Pilipino ay talagang pag naghanda ay talagang palaban. Ayan mga boss, kaka isang karangalan yan na syempre nag-iisa lang tayong Pilipino na magre-represent ng ating bansa para dyan sa tournament na yan. So isang karangalan yan. Marami salamat sa inyo mga boss. At syempre sa lahat na sumusuporta at patuloy na sumusuporta at sa mga susuporta pa lang, marami salamat sa inyo mga boss. Lagi yung tatandaan, ang kalusugan ang ating tunay na kayamanan. Kaya lagi nyo itong alagaan. So ayan mga boss, para makita nyo kung paanong mag tagaktak ang pawis pag nasa loob ng sauna. So ayan mga boss, tapos na tayo dito, mag-shower na tayo, cold shower naman, and then kakain na tapos magkapapahinga na, diretso na tayo sa
as diretso na tayo sa venue mamaya for the way in. So, ayan mga boss, balikan ko kayo mamaya mga boss. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. Nag-iisa man drink ma, boss bullet, ang bumangga, diba? Yun, so ayan mga boss, nandito tayo ngayon sa Quake Force Academy. Yan, so ito na yung location para sa way in. So, pray natin, sana makuha natin yung timbang na hinahanap natin. So, sana hindi tayo lumagpas sa 77 para hindi na tayo kailangan na tumakbo pa ulit. Ayan mga boss. This is my entire crew, and that's a 50-50 team. That's the 50-50. So yeah, mga boss, ito ang mga mandirigma. Yan ang mga tunay na warrior. Mga nandito lahat, putang ina talagang mga mandirigma talaga yan. Siyempre, ito ang team natin. Ayan, team 50-50. Ayan, solid. Ayan pa, mga namatay mo dun. So ayan mga boss, finally, nalagpasan natin ang weigh in. Ayan, nakuha natin ang weight, 76.5 mga boss. Ayan, so ready na tayo for tomorrow. Ngayon naman, nasa isip natin is walang iba kundi kumain. Loading na tayo ngayon para bukas, talagang yung energy natin is talagang pantigmaan. So ayan mga boss, kain na na! Putang ina, nakapasok tayo syempre. Isang matindi yan. Pumasok tayo, 76.5. So bukas, digmaan na. So abangan nyo yung upload natin sa pagkatapos ng laban. So ipagdasal lang natin na manalo tayo. Siyempre, dala natin ang bandila ng Pilipinas. Yan, siyempre, maraming salamat kay Brother Baki. Yan, Tato Omar, sinamahan tayo yan mula umpisa hanggang sa matapos natin yung weigh-in kanina. At lahat ng sakripisyong ginawa natin, nakita nyo at kasama natin yan. So maraming salamat, brother. Na-appreciate natin lahat yan. Bukas, digmaan na. Shoutout nga pala sa tropa ni Brother Baki Hanma. Siyempre, nag-iisang Tato Omar. Ayan, si Jomel Romilio ng Batang Kaangalo. Batang Kaangalo pala yan. So, shoutout sa'yo, Jomel Romilio. At saka kay Razel Sandigan, siyempre. Ayan, shoutout sa'yo, boss. At sa lahat ng mga nagpapashoutout, gagawa tayo ng... gagawa ko ng separate video para sa mga shoutout nyo kasi sobrang dami talaga. So, maraming salamat sa inyo, mga boss. Bukas, abangan nyo yung laban ni Boss Bullet, ang nag-iisang mandirigma. Boss Bullet, ang bumangga, diba? Bullet maliklik, I salute you all guys, representing Philippines, athletes, Quadrogatilio Records. In the history, ladies and gentlemen, Bullet Boxing and MMA.